Available.
today, church, we are now in the portion where we are to give. So as you prepare your tithes and your offering, let me read to you 2 Corinthians 9 verse 10. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Amen. So, if you are on site at may katabi ka, sabihin mo naman sa katabi mo. Or if you are online, comment down below, magtanim ka. Amen. Magtatanim ka. Sa kabila naman, sabihin mo sa kanya, don't worry, kakain ka pa rin. Alright? We are a people of vision, and because we are a people of vision, we are not just people of eyesight, but we are people of insight. Because we understand that without vision, the people perish, and they just do everything that is what they feel right in their own eyes. But as wise people, we understand and we learn from our past, we prepare for our future, and we act on our present. Kung mapapansin natin, in the present situation, the landscape of the Philippines, parang nakakakita na tayo ngayon ng parang may konting light, as if we are nearing the end of the tunnel of this pandemic, and we are hoping for that. And if you can also see, business people and the people of the economy, they are pivoting sa pag-open ng economy ng Philippines once again. Kung makikita nyo, they are building and they are investing. And because of that, hindi tayo papatalo, mga anak ng Panginoon. We are not just the people, citizens of the Philippines, but we are kingdom citizens. Tayong lahat, we are now aligning sa pag-open ng economy ng kingdom ni Lord. Amen? Because we are the person who can expect a great harvest, because we are the people who planted, who sown seeds. And katulad ngayon, as you are as usually giving and tithing, have it in your heart, that desire. And yon, just like last week, there is a silent prayer in my heart na, Lord, the canaman, yon. And the following day, we received a call. That is our answered prayer, not just for me, but also someone very dear to me. And this is also the season na meron mga ibang taong nagtatapos sa akin for opportunities. And hindi niya tatapos doon. I believe this is also the season na hindi lang inaayos ni Lord yung finances natin. Because in our team, 11 of our disciples, they finished their life class encounter, and they are about to finish their life class and go through the process of school of leaders. So, ganun din sa mga families natin. Amen? So, ngayon po, tayo magtatanim, pero bago ang lahat, tayo mananalangin. Let us pray. Let us bow our heads and close our eyes. Father God, we thank you, Lord, for this opportunity that we can give. And excited po kami, Panginoon, that we will pivot, oh God, we will align our resources to the economy of the kingdom of God. And right now, we are speaking blessing to everyone who will sow seeds, Lord God. And we are preparing ourselves for our harvest. Ganon din po, Panginoon, we are speaking blessings sa aming mga businesses, sa aming mga workplaces, sa aming mga families, Lord, sa aming mga cell groups. Thank you so much sa aming church. We continuously speak blessing to El Shalom and City Sanctuary, to our leaders, to our mentors, and to our disciples. Again, Lord, thank you for this opportunity. And we are expecting a great harvest as we sow these seeds, Lord God. We love you so much, Lord. Thank you for, again, thank you for the seeds, Lord God, and thank you for the bread that we will partake again, oh God. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless us all po. Continue putting God first through your giving, as it is quick, easy, and secure. You may give through our BDO bank account, deposit or transfer directly to our account number 00435-020-5732. Our account name is City Sanctuary Eastgate Church Incorporated.
You may also give via PayPal through this QR code on your screens right now. Or give via GCash through 0916-272-6474. We pray for a hundredfold return of your generosity. As it is said in 2 Corinthians 9 verse 6, whoever sows generously will also reap generously. Thank you once again for investing into the lives of others. Good evening, Wildsons! Hallelujah! Oh, I love being in this place. Welcome everyone! Woo! Oh, welcome sa lahat na nandito po sa loob ng ating City Sanctuary and El Shalom. And we thank you everyone who are watching online. No, we are now live at Facebook and YouTube. And I believe nasa Twitter din po tayo, no? We are now trending. So continue to tag your friends, continue to share, continue to heart and like. Okay po? And right now, sige, maybe it's time for us to shout out! Oh, shout out muna tayo. Sino ba yung mga nandito? Unahin ko muna yung mga ano. I want to first shout out yung Pineda clan, no? Lagi po yung nag-watch online. And syempre, ang anak ko na laging online din, si Jancy, no? Si Gray, si Matthew. And also, no, yung Tres Marias from Team Ganda na sumama sa akin dito, no, si Ate Dane, si Joy, and si Ate Rufa, and syempre my wife who is watching online right now, and mga kasama naman natin sa Facebook, no, Ems Encho. Yan, may 30 seconds pa tayo. Ems Encho, Tita Ali Pineda, no? Dami ni Ems Encho dito. Redeemer Patriarca Mangalus. Sino ba yung mga nandito? Jonna Mavic Lintag Katanduanes. Ha, mga suki ito. Deborah Joy Canlas. Jonna Mavic Lintag Katanduanes again. Hallelujah. Sino pa? More. Nakaflada. Camille Bautista. And yun na po. It's time. Hallelujah. Maraming salamat po. And I invite everyone, let's pray. Lord, we thank you for this wonderful time that you have given us again in Wildsons. We pray that you continue to open our hearts before you. Help us enjoy your presence and let us more of your love, of your glory, God. And help us to go to the next dimension of our lives. To you be the praise, to you be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, let's give a round of applause to our Lord Jesus Christ. No? Sino dito naniniwala maraming tao mabibless ngayon? Amen. Maraming tao pupunta kayo sa next dimension. No? Yung iba siya, bakit kaya laging binabanggit ngayon ni Kuya John, no, yung next dimension? Kasi yun po yung pag-uusapan natin today. Okay, let's open our Bibles. In 1 Samuel chapter 18, verse 1 to 7. Okay, sige, hintayin ko kayo. 1 Samuel chapter 18, verse 1 to 7. And I will read. Now, sabi dito, after David had finished talking with King Saul, no, ito yung time na natalo na niya si Goliath, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. Verse 2, from the day Saul kept David with him and did not let him return home to his family. Now, ano po yung background dito? Yung background dito, kakatalo lang ni David kay Goliath. And after defeating Goliath, backtrack tayo to the past. David was just a shepherd boy, but eventually, he was anointed as king. No, na-anoint po siya na maging susunod na hari, but after being anointed as king, he remained to be a shepherd boy. No, sino dito naniniwala ka, God has placed something in your heart. No, na-feel mo ba yun na hindi ka para dito lang? No, hindi ka ordinary. Sabihin mo sa sarili mo, I am not ordinary. Okay, pag may katabi ka ngayon, sabihin mo sa katabi mo, you are not ordinary. No, si King David, he is not ordinary. He was already anointed as king. He is the future king of Israel.
But he remained to be a shepherd boy until he defeated Goliath. Now, napaka-importante na itong verse 2 na to, kasi sabi dyan, nung nadala na siya sa kingdom, no, from being just a son to being a shepherd boy to becoming a hero of Israel, bigla nandun na siya sa dimension ng nasa kingdom siya. No? Now, I want to point it out, yung pinoint out ni Pastor Jam nung Sunday, next dimension is different from next level. Okay? So ano yung difference nun? Madalas kasi narinig natin next level, next level. So ano yung example ng next level? Yung tipong ang grade mo 75. Tapos yung next level nun, 76, 77. Yan, next level yan. Pero pag sinabi mong next dimension, bigla yung 75 mo, biglang line of 9. Okay, ibang dimension yun. No, sino dito, nasanay ka yung allowance mo, 20-20 lang. Yan. Sino dito yun, nakakaranas sa mga 20-20 allowance. No, yung ibang dimension nun, biglang pinagkatiwalaan ka ni Lord ng libo-libo. No, biglang 1,000 yung allowance mo, 2,000. Sabi ng iba, sana all! No, kung gusto mo yan, sige, type mo yan, sana all. Okay? So, yun yung pinag-uusapan nating next dimension. Now, suddenly, David entered his next dimension. Dati ang inaalagaan lang niya, mga tupa, no? There was a time he defeated bears, he defeated lions, and eventually becoming a hero, he defeated a giant. Pero this time, kingdom level na to. No, mamaya mababasa natin sa mga verse, ano ba yung next level ng dimension niya? Let's read on. Verse 3. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Verse 4. Jonathan took off, pakabasahin niyo to ha, Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David. No, dati si David sanay lang slingshot. No, yung pinalalaban niya sa bear hanggang kay Goliath. Pero this time, Jonathan put off the robe that he was wearing, gave it to David along with his tunic. No, yung tunic, ito yung mga sinusuot ng mga knight. No, yung mga mahilig sa mga knight and shining armor dyan. No, ito yung sinusuot ng mga knights. And even his sword and bow. No, dati hindi siya sanay na may sword, hindi siya sanay na may pana, but David suddenly received this from Jonathan. No, mamaya titingnan natin sino ba si Jonathan sa buhay ni David. Verse 5. Whatever mission Saul sent in on, ano man yung iutos ni Saul, no? David was so successful. Amen. I pray that this same anointing be upon you. Sino dito yung gusto mo kahit ano yung ibigay sa'yo, magiging successful ka. No? Pinakauna, yung subject mo, hindi ka masisingko dyan, papasa ka with flying colors. Amen. No? Yung gagraduate ka with honors. Hallelujah. No? Hindi ka lang magiging empleyado sa isang kumpanya, magiging presidente ka balang araw. Come on, claim it. No? Si David has that kind of anointing na dahil pumunta siya dun sa next dimension, no, he becomes successful. That Saul gave him a high rank in the army. This pleased all the troops and Saul officers as well. Verse 6, when the men were returning home after David had killed the Philistine, women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing. Ito yung song. With joyful songs and with timbrels and lyres. Verse 7, as they danced, they sang, so Saul has slain his thousands, but David his 10,000s. No, dati yung level niya pang hero lang, no, isang giant lang. But can you imagine defeating 10,000s? No, God is raising up David to become the next king. No, this is it. Ito na talaga yon. Sabi mo, this is it. No, gagraduate talaga ako. I'm gonna graduate with honors. I'm gonna become a great businessman. I'm gonna become a president. This is it. No, yung iba dyan nangangarap maging general. No, balang araw, why not? No, kung yan talaga yung nilagay ni Lord sa puso mo, but you have to know, you have to go to the next dimension. No? Yung nagkakaroon ka ng allowance na 20-20, sa nagkakaroon ka ng million-million balang araw, no, that is the next dimension. No, yung estudyante ka ngayon to becoming a president, that is a next dimension. Now, question. Do you want to remain who you are or do you want to go to your next dimension?
Yeah, maraming sumasagot dito. Next dimension. Then if you want to go to the next dimension, kailangan gawin mo tong mga pag-uusapan natin today. Ano yung ginawa ni David? Bakit siya umabot sa next dimension ng buhay niya? No, number one, no, dun sa verse 2, di ba sabi, hindi na siya pinauwi. Okay? Hindi na siya pinabalik sa pagiging shepherd boy. No, isinarado ang back door. No, ang tawag doon, shut the door. Okay, sabi mo, shut the door. No, kailangan maglagay ka ng harang na kapag nandito ka na sa level na to, wala nang babalik. Amen. No, pag fourth year ka na, wala nang babalik sa third year. Amen. Pag graduating ka na, hindi pwedeng graduating ka ngayon, next year graduating ka ulit. Kasi may naiwanan kang subject, tapos the following year graduating ka ulit. Hindi pwedeng 2 years kang graduating, kapatid. Amen. Huwag mong tanggapin yun. Dapat kung graduating ka, shut the door. Yung next level nun, graduate. Yung next level nun, young professional ka na, tutulong ka na sa magulang mo. Are you there? No, shut the door. Sabi mo, I'm gonna shut the door. No, minsan lang ako magiging second year. Minsan lang ako magiging third year. I-declare mo yan, hindi ka repeating. Hallelujah. No? Sabi dito, you must shut the door. Now, when you shut the door, you increase in value. Diba? Dati first year ka lang, ngayon second year ka na, nag-i-increase yung value mo. No? At kapag nag-i-increase yung value mo, no? Kailangan, every time you increase your value, sinashut mo yung door. You must understand, you must have a value. No, yung iba kasi hindi nila naiintindihan na may value sila. You have a value. No, sabi sa 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. No, sa loob daw natin, there is a treasure. Yes, no, para pares tayong tao, may kahinaan. No, meron tayong weakness, na tayo dumadaan sa pandemic. But do not disregard the treasure that is in you. Huwag mong kalimutan, may value ka. And that value should increase. Huwag kang papayag na hindi ka mag-increase. So ano yung ma-increase? From si David, from being a son, to becoming a shepherd boy, to becoming a hero, to becoming a general. No, ikaw, ano yung level mo? Ngayon, anak ka pa lang. Pero nung pumasok ka sa pag-aaral, no, magmula nung elementary ka, no, kinder ka, elementary, high school, naging estudyante ka. Kapatid, huwag kang papayag, forever ka nalang student. No, yung iba nga ngayon, Pastor Andy, estudyante, pero iba yung value, young professional. No, nakita ang estudyante, kumikita ng 20 mil, ang titindi ng mga estudyante ngayon. Hallelujah, i-claim nyo yun. No, maraming ganyan. No, pumunta kayo sa Divisoria, ang daming student doon, sila yung may-ari ng stall sa Divisoria. It can happen, you just have to claim it. No, hindi ka lang dapat maging student, kailangan shut the door, maging honor student ka. At kapag naging honor student ka, dapat wala nang balikan yon. No, I remember when I became an honor student, I started at grade 5. No, nung una, bagsakan lang, grade 1, grade 2. No, eh may nakaaway ako. Yung nakaaway ko, rank 5. Sabi ko, tatalunin ko to. No, I shut the door. Ako kukuha ng position niya, ako magiging rank 5. No, competition eh. No? So sobrang excited kung matalo siya. Hulaan niyo kung anong naging rank ko nung natapos yung school year, grade 5. Rank 5. Kasi yun yung tinarget ko, I shut the door. Sawa na ako sa rank 20, sawa na ako sa rank 27. Gusto ko rank 5. Bakit? Rank 5 siya eh, tatalunin ko siya eh. Oh, unfortunately, siya naging rank 3. Ganun talaga yung buhay. Pero sabi ko, kaya ko naman palang maging top-notcher. Kaya ko naman palang pumasok sa top. No, sabi mo, kaya mo naman pala. No, hindi mo kailangan maghintay ng kaaway. Are you there? No, have a goal. No, shut the door. Sabi mo, shut the door. No, kung ngayon pang 20 pesos ka, darating yung time pagkakatiwalaan ka ni Lord ng 1,000. No, basta matuto kang mag-tithe sa offering. No, kasi nung 20 pesos ako, yung allowance ko, magkano tithes noon? 2 pesos, 'di ba? Oh, per day times 5, magkano 'yon? 5 times 2. 10. Okay, imagine mo 'yun, yung 10 pesos every week binibigay mo kay Lord. Eh umabot yung time nagtiwala si Lord, sa binigay niya sa allowance 1,000.
O magkano na tithes noon? 10%. Magkano na? 100. O kaya mong ibigay yung 100 kay Lord? O. Nung napagkatiwalaan ako ni Lord sa 100, magkano na yung ano ko? 12,000 na. Magkano yung tithes noon? 1-2 na. O, tanong. Paano ka bibigyan ni Lord ng ano ng 12,000 kung yung 10 piso hindi mo kayang ibigay? Kung yung 100 lang hindi mo kayang ibigay. Sabi mo, shut the door! Okay? Sino dito gusto mo mag-increase yung allowance mo? Okay? Shut the door. Sabi mo, shut the door! Okay? Ito matindi. From being a sinner, you must become saved. At kapag saved ka na, hindi ka lang dapat manatiling saved. You must start to become a disciple. And after becoming a disciple, you become a leader. And after that, becoming a leader of leaders. No, we must learn to shut the door. We must learn to increase our value. No, ano yung isang way para mag-increase yung value? Ito yan eh. You must think in advance. Okay, paano yung thinking in advance? Katulad nung inisip ko, dati rank 27 lang ako, biglang gusto ko maging top 5. You must think in advance. Alam nyo, simula nung naging top ako, Nung nag-high school ako, hindi ako umalis sa top 10. No, I graduated in high school as top 10 out of 1,700 student ng Pampanga High School. Alam niyo paano ko nagawa 'yon? Nakikipag-compete ako dun sa rank 1. Hindi totoo. Pag yung grade nung rank 1, 9 tapos ako 9, sabi ko pwede. Malapit na. Pag ako 9 yung grade ko, pero yung grade ng rank 1, 10, sabi ko kulang pa. Kulang pa. Hindi, kasi yun yung competition eh. Are you there? No. Do you know that when I graduated, ganun pa rin yung mindset ko hanggang ako ay magtrabaho. And almost every year, kung hindi man every year, every other year, I get promoted. And you know my strategy? I think in advance, I shut the door. No, yung iba kasi, no, they shut the door, pero hindi sila nag-a-advance. That's a problem. Kasi kapag nanatili ka lang kung nasan ka, mapapagod ka. Tapos pag napagod ka, pabalik ka na lang. Diba? Pero can you imagine, yung iba nagre-resign, yung iba nagko-quit, pero ako every year, I get excited eh. Kasi ganito, ngayon, junior ako. Eh yung junior sa amin, junior 1, 2, 3. Sabi ko, next target ko, junior 2. Anong ginagawa ng junior 2? Ah, mas marami siyang dinodocument. So, nag-aaral ako mag-document. Tapos yung isa, naging supervisor. Anong ginagawa ng supervisor? Ah, nag-handle siya ng mga project. E di nagbida-bida ako. Inalam ko rin yung mga project. No, dumating yung point, no, dahil sa sobrang pakialamero ko, dun sa trabaho, wala dun sa department namin na hindi ko alam yung nangyayari. Are you there? No? Kung gusto mo maging manager balang araw, dapat ngayon palang utak manager ka na. Kung gusto mo maging presidente balang araw, dapat ngayon utak presidente ka na. Oh. Kung gusto mo maging businessman balang araw, dapat ngayon utak businessman ka na. Marunong ka na mag-handle ng pera. Dapat hindi ka takot sa math. Kasi pag businessman ka, dapat magaling ka sa pera, magaling ka sa accounting. No, alam niyo si Pastor Junel, kaya ang galing niyan sa business, ang galing sa math niyan. Nakita ko mag-compute yan, panalo. No, yung mga itinuro niyang computation hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Sabi ko, galing pala mag-compute ng tao na 'to. No, yung senior pastor natin, ang galing, no? So you must think and act in advance. Sabi mo dapat advance tayong mag-isip. Okay? Ang pinaka-importante diyan bilang Kristiyano, you must think in advance. Kung napagtagumpayan mo nang maging sinner, no, hindi ka na sinner. Dapat huwag kang manatili, huwag ka nang babalik dun sa kasalanan mo. Dapat you must think, oh, ngayon naligtas ako. Dapat magiging leader ako balang araw. Okay? You must shut the door. Kasi kung ang nasa isip mo lang, manatiling ligtas, wala sa puso mo na magdi-disciple ka ng ibang tao, babagsak ka eh. Wala kang accountability. No, but when you begin to disciple people, mas aalagaan mo 'yung sarili mo. Believe me on this. Talagang magsha-shut 'yung door, hindi ka na talaga babalik. Are you there? No, sino dito sinashut nyo na yung door this time? No, sabi mo, hindi na ako babalik sa dati. Sige, sabi mo, hindi na ako babalik sa dati. Hallelujah. Okay, ito, number two. No, number one, shut the door. Number two, have a mentor. Yan. No, have a mentor. Kung titingnan nyo sa verse 4, Jonathan took off the robe, no, and that he was wearing and gave it to David. Jonathan became a mentor of David. Now,
Gaya ng sinabi ni Pastor John, si David magaling na eh. Kaya niyang pumatay ng bear, kaya niyang pumatay ng lion. No, ikaw magaling ka na din eh. Kaya mo nang wag bumagsak. Sino dito yung expert ka na sa hindi pagbagsak? Diba? Marami ka nang natutunang technique sa hindi pagbagsak. Pero kaya mo na bang makakuha ng uno na grade na sunod-sunod? Kung wala ka pa dun sa level na yun, ibig sabihin, you need a mentor. Kailangan kang maghanap niyan. Maraming ganyan sa church. No? Lalo-lalo na yung Team Wow, si ba Pastora Sheila, yung mga anak nun, kayang-kaya nun. No, find a mentor that can teach you to go to your next level. No, wag mong i-compare yung sarili mo. Ah, yung pinaka-last in rank, hindi kami palehas ng grade. Nako, kung yun yung kinukumparahan mo, malamang nandun ka na sa dulo. No, always compare yourself. Find a mentor na ito yung gusto kong maabot. No? Isa sa mga mentor ko sa business, hindi lang sa spiritual, no, si Pastor Junel. Talagang sabi ko, kung matutunan ko lang kung paano mag-handle ng pera kagaya ng pastor ko, napakatindi nun. No? Pero syempre, pinakamatindi yung pagpapastor niya sa atin. Pero grabe talaga, I look at my mentor, not just my pastor, but mentor in everything. No? Pag-handle ng family, no? Pag-handle ng schedule. No? Find a mentor that you can look forward to. No? Ang tawag ko nga dyan, a back that you can follow. No, maghanap ka ng mentor yung hindi tumitigil sa pag-increase, yung lagi mong susundan. No, alam niyo napakahirap maghanap ng Jonathan. Are you there? No, mahirap maghanap ng Jonathan sa panahon ngayon. Kaya kapag nakakita ka ng Jonathan, no, kagaya ni Jonathan dito sa verse 4, huwag mo na dapat pakawalan 'yan. No, hindi ko nga maintindihan yung iba bakit tumatakbo sila sa mga mentor nila. No, si Pastor Junel, pag nag-text siya sa akin na, bro, pwede ba tayong mag-usap? Grabe, ang saya ko kasi napaka-importante ng tao na ito. Tapos binibigyan niya ako ng panahon. No, sige dad, kailan? Ganyan. No? Yung iba, pag tinext mo, bro, pwede ba tayong mag-usap? Sin zone. You don't know what you're missing. No? Alam niyo yung mga binigay sa inyong cell leader, yung mga pastor sa church, yung mga cell leader sa church, antitindi niyan. Pag hindi mo binigyan ng panahon niyan, para kang nagtampo sa bigas, kapatid. Are you there? No? Bakit kailangan ni David ni Jonathan? No? Bakit kailangan ni Jonathan? Tingnan mo yung binigay ni Jonathan. He gave David a robe. No? Alam niyo ba yung forma ni Pastor John? Nung siya ay high school, alam niya ni Pastor Randy tsaka ng asawa ko. Grabe, nung minsan, sinundo ko yung wife ko, hindi pa ako naliligaw noon, best friend pa lang kami. Tapos, ano lang, naka-black pants, naka-ano, mukha akong magse-seminaryo eh. Ang reaction, tapos naka-violet ako na damit, na naka-polo, na ang layo talaga, no? Hindi talaga bagay. No? Sabi doon ng wife ko, hindi ko siya kilala. No? No, ang nagturo sa akin pumorma talaga si SBJ. No, kasi model eh, 'di ba? Sabi ko, ito yung mentor ko, hindi pwedeng papalya. Now, kung titingnan mo dito, si Jonathan tinuruan niya si David hindi magmukhang shepherd boy sa loob ng palasyo. Ang sagwa, 'di ba? Nasa loob ka ng palasyo, lahat naka-royal robe, lahat naka-knight, lahat mayroong espada, tapos ikaw may dala-dala ka slingshot. Can you imagine? Ganun yung mga tunog sa loob. Chug, chug, chug. Tapos ikaw, dala-dala mo yung slingshot mo. No? Naka-ano ka lang dito. No? Hindi ka man naka-tunic, hindi ka man naka-armor. No? Tinuruan ni Jonathan, si David, paano pumorma sa loob ng kingdom. Alam mo, dito sa church, tinuturuan kayo paano maging maporma sa kingdom ng Lord. No, meron nga kaming ano eh, bawal dito yung hindi gwapo, bawal yung hindi macho, bawal yung hindi mabango. No, kaya huwag kayong magtaka pag sinasabi yan kayo ng mga mentor nyo, uy, mag-ayos ka naman. No, hindi ka magsuswimming, mag-church ka. Okay, huwag kang magsuot ng pang-swimming sa church, kapatid. Are you there? No, hindi ka magpa-party, hindi ka pupunta sa isang cocktail party, pupunta ka sa church. No, tinuturuan kayo kung paano manamit ng maayos, paano kumilos ng maayos, ano dapat yung mga dinadala. No, hindi pwedeng nasa loob ka ng church ang daladala mo, cellphone, tas nagbo-mobile legends ka, kapatid. Oh, may mga nakita ko yan, naglalaro sa loob ng church. Sabi ko, buti na lang si Lord mabait. No? Kapatid, no, makinig kayo sa mentor. Tuturuan kayo niya ng tamang forma. No? At wala nang mas maporma pa sa isang Kristiyano na lumalayo sa kasalanan. Yun ang pinakamatinding forma nun.
Noon, yung lahat ng baho mo, lahat ng nakaraan mo, lahat ng kadikan mo, tinapon mo na lahat. Yun ang ituturo sa'yo ng mentor mo, huwag mo siyang takbuhan. Pag may binigay siya sa'yong robe, may binigay siya sa'yong tunic, no, tanggapin mo to. No? Ito yung bagong pagkatao mo, ito yung bagong pananimit mo. Ano yung spada? This is the word of God. Ituturo niya sa iyo yung word of God. He will teach you discipleship. Kasi yung spada, pang malapitan yan, discipleship yan. No, kaya kapag dinidisciple ka ng mentor mo, huwag mong tatakbuhan. Ano yung bow? No, tuturuan ka niya mag-pray. No, kahit saan ka magpunta. No, naalala ko, nandito si Pastor Randy. Disciple ko to eh, dati. Part of my 12 before. Nawala siya. Diba? Nawala ka, diba? Nag-Manila siya. Eh habang ano, ginamit ni Lord yung bow sa buhay niya. Sabi ko, Pastor, ano yun, Dad? Sabi niya. May respeto pa rin naman eh, kahit wala. Ano yun, Dad? Nakikita ka ni Lord. Paano yun? Nasa malapit ka sa kumukulong tubig, sabi ng Lord. Paano mo nalaman? Sabi ko na. It's because of prayer. Alam nyo, kahit gano'n man kalayo yung mga disciple, walang malayong disciple sa isang cell leader na magaling mag-pray. Amen? Kaya kapag meron kayong prayerful na cell leader, naku, huwag nyo nang bitawan dyan. And the belt of truth, wala namang ituturo yung mga mentor nyo sa inyo kundi ang katotohanan. Okay? So huwag nyong lalayuan ang mga mentor nyo. At pagkatapos nito, pwede kayong magpasalamat. No? If ever man, ma-realize nyo na grabe, no? Grabe yung mga ginawa ng mentor namin sa amin. No? Hindi naman lalayuan. Now, ito yung gusto kong malaman nyo. We have mentor na malapitan at mentor na malayuan. Ano ibig sabihin nun? Ito yung mga example ka ng mentor na malayuan. No? My mentor through the books. No? Si Joshua Harris, Max Lucado, A.W. Tozer, no? John Eldridge, Harold J. Sala. Yung mga binasa ko to eh. Hindi nila alam na mentor ko sila pero naging mentor ko sila. No, may mga mentor din ako sa stocks, no, sina Tony Herbosa, Kevin Ko, Dan Moore, no, JC Bisnar, Jesse Livermore. Hindi rin nila alam na mentor ko sila, pero malaki yung natulong nila sa akin pagdating sa business ng stock market. No, sa church, no, sina Bishop Oriel, yung mga National 12, no, sina Pastor Cesar Castellanos, no. Kahit malayo, kahit hindi nila alam, they can be your mentor. No, minsan kasi ini-invite tayo nila Pastor Junel, let's join the mentoring. Pumunta tayo sa national conference. No, sa atin minsan hindi natin nagigets yun, but these are your mentors. No, these are the people that can grow you. Huwag niyong i-miss out na may mag-mentor sa inyo. Pero pinaka-importante, huwag niyong i-miss out yung mentor niyo ng malapitan. No, sino yung mga mentor niyo ng malapitan? Your parents. No, si Pastora Melba, si Daddy Pastor Nelson, si Pastor Junel, your cell leader. No? Kung ganong precious sa atin yung mga mentor natin ng malayuan, dapat mas precious sa atin yung mga mentor natin ng malapitan. Yung iba ang taas ng respeto nyo kay Bishop Oriel, pero yung sa leader nyo, hindi nyo nire-replyan. Huwag ganun. No? Si Bishop Oriel nga, hindi ka kilala. Yan, palagi kang pinagpe-pray, pero hindi mo siya pinapansin. No? Hindi pwedeng ganun. No? Kung presyo sa'yo yung mga mentor mo, yung iba, ay, alam mo, ganito yung sabi ni Tozer, ganito yung sabi ni Max Lucado, ganito yung sabi ng pastor na ganito, ganito yung sabi ni Gentes and Franklin. Pero pag tinanong, ano yung sabi sa'yo ng sa leader mo? Mag-devotion. Nag-devotion ka? Hindi. Are you there? No? Kung importante sa atin, yung mga mentor natin ng malayuan, no? Mas i-cherish natin yung mga mentor natin ng malapitan. And the key there is personal. Sabi mo, personal. Sige, sabi mo, personal. No? Hindi pwedeng ang lapit sa'yo ng cell leader mo, ang lapit sa'yo ng mentor mo, pero ang layo ng loob mo sa kanya. Hindi po pwede yun. No? Si Pastor Junel kanina, nag-pray siya kaninang umaga, natatandaan ko talaga, he prayed for fire. No? He prayed for financial breakthrough. No, he prayed for power and anointing. Eh, magpe-preach ako ngayon. Diba? Talagang kahit pinagpe-pray niya yung buong, ano, buong church, no, dahil mentor ko siya, it's really personal. Parang kami lang dalawa yung nag-uusap. Parang nararamdaman ko, nililay hands niya yung kamay niya sa akin. No, and that is mentoring. No, it's personal. No, huwag mong sabihin libro lang yan. Huwag mong sabihin na malayo yan. Huwag mong sabihin once a week lang kayo nagkikita. Every moment. No, meron ngang word sa akin, may listahan ako nung minsan sinamahan ko si Pastor Junel, no, mag-mentoring siya sa Rizal, that was about 2 years ago.
No, may binigay siya sa akin habang ano, nandun kami sa mahiwagang Montero Sport. No, at nandun ako sa harapan, bro, ito yung gawin mo. Nilista ko lahat yun. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa cellphone ko. No, and every time binabalikan ko yun. Alam nyo, 2 years na yun, ang dami ko nang nagawa doon. May isa pa ako doon hindi nagagawa. Ganun ka-precious yung word sa akin nung mentor ko na 2 years ago, sinusunod ko pa rin. No, nakalagay doon, ilapit mo yung sarili mo kay MJ. Nakalagay talaga yun doon eh. Kaya ngayon, ang close namin ni MJ eh. Sabi niya, tulungan mo si Sister Marlin sa Team Ganda. No, huwag mo siyang hayaan lumaban mag-isa. No, hindi ko na lang sasabihin kung ano yung hindi ko nagawa. Pero lahat ng mga pinapagawa niyo doon, nagawa ko. No, pera lang doon sa isang yon na hindi ko babanggitin. Siyempre, sa amin na lang yon. Okay? So, sino dito, maghahanap ka na ng mentor at didikit ka sa mentor mo? No, find a mentor. No, kung wala ka pang mentor ngayon, wala ka pang cell leader ngayon, you're missing a lot. You need a Jonathan so that you can win against 10,000s. No, kapag hindi ka kasi nagkaroon ng Jonathan sa buhay mo, hanggang lion and bear and Goliath ka lang, paisa-isa ka lang. No? Pag nagkakaroon ka ng breakthrough sa business, paisa-isa lang, no? Baka mamaya hindi ka pa nakakahawak ng million. No, si Pastor Junel, no, naging milyonaryo, mentor ko siya. Nagulat ako, naging milyonaryo din kami. Are you there? Kasi kung sino yung sinusundan mo, yun din yung mangyayari sa iyo. No? Kaya ngayon, alam ko, kaya ko rin turuan maging milyonaryo yung mga disciple ko. I know the key because someone taught me how to handle business, how to handle your family, how to handle yung sa work. You need a mentor in life, kapatid. Find your Jonathan. And last but not the least, ayan, patapos na tayo. No? To go to your next dimension. No? Masarap ang usapan natin, pero kailangan natin tapusin. No? To go to the next dimension of your life, most of all, you need a Savior. No? Sabi dun sa 2 Corinthians 4:7, di ba? We have treasures in jars of clay. Pero pag dinerecho nyo po yun sa verse 10, sabi dun, we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For you to go to the next dimension of your life. Yung next level, kayang ituro ng mundo yan. Pero yung next dimension, kailangan mo yung Diyos dyan. You need to go to the Lord. You need to surrender yourself to Jesus. No, bakit? Bakit importante si Lord sa next dimension ng buhay natin? Ibang level si Lord. No? Siya lang yung nagkatawang tao no, na buhay dito sa lupa tapos hindi nagkasala. No, kung nagsasawa ka na paulit-ulit nagkakasala, paulit-ulit kang bumabalik dun sa dati mong buhay, then you really need to know Jesus and put Him into your heart. Make Him not just someone that you attend every Sunday, but really Lord and Savior of your life. He is literally from the spiritual realm. Kung gusto mong matuto ng mga bagay patungkol sa spirito, go to God. No, don't just be religious. No, religion cannot save you. Only Jesus can save you. Only Jesus can make the impossible possible. No, minsan kasi masyado na tayo naging traditional, masyado na tayo naging technical. Yes, kabisado na natin yung system. But you know, Jesus is the most important part of that system. Because Jesus is the system. Why do we disciple? Because of Jesus. Why do we love? Because of Jesus. Why do we go to the next dimension? It is because of our Lord Jesus Christ. Only Jesus can take you from places you have not been. No, si Lord lang yung makakapagdala sa'yo dun sa next level. No, posible ba na hindi ka magkasala? Go to Jesus. Posible ba na hindi ka mabankrupt kahit may pandemic? Go to Jesus. Posible ba na maayos yung broken family mo? Then go to Jesus. Because you need a Savior to go to your next dimension. Bakit si David napunta siya sa next dimension ng buhay niya? In 1 Samuel chapter 16 verse 7, bago yung chapter 18, may 16 verse 7. Sabi dito, ito yung time na naghahanap ng next king, si Prophet Samuel. Sabi ni Samuel, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. No, for I have rejected him. Yung mga ibang anak, no, yung ibang kapatid ni David. The Lord does not took the things people look at. People look at the outward appearance. I love this.
But the Lord looks at the heart. Bakit nakarating si David sa next dimension ng buhay niya? Kasi nakita ni Lord ang nasa puso niya si Lord. If you're gonna go to the book of Psalms, no, especially Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. Kitang-kita sa puso ni David, sumasabog siya ng pagmamahal sa kanyang Panginoon. There is close relationship. Kaya alam ni David eh, kahit may giant, kahit may kingdom na kailangan alagaan, kahit 10,000, kapatid si David, hindi mo makikita magre-reklamo pag may inutos si Lord. Pag may inutos si King Saul, lagi siya nagiging successful. Why? Because he know whatever he does, he has Jesus in his heart. We really need the Lord. Mahirap pumunta sa next dimension kung wala si Lord. If you tried by your own, no, na malampasan yung pandemic na to, na wala kang mentor, wala kang savior, you're not shutting the... I'm gonna tell you, it's really hard. I feel you. But believe me on this. No, ginawa na namin to. We shut the door, we found a mentor, we found a savior, and we're enjoying our life in the Lord. And we know the future is bright because Jesus is with us. Hindi tayo pababayaan ng Lord. When we have Him in our hearts, when we have Him in our hearts, that is the only time we can lead other people to the Lord. Hindi tayo matatakot. Si David, dati mag-isa lang siya lumalaban. To fight 10,000, you must have an army. At alam mo, no, Maru, mas mahirap yan. Kasi yung lalabanan mo yung giant, mag-isa ka lang. Pero yung lalaban ka sa 10,000, tapos from the right to the left, mga tatay yung kasama mo, tapos hindi mo alam kung may babalik na buhay sa kanila, mas mahirap yun. But David, with all of his courage, hinarap niya yun. Bakit? Alam niya nasa kanya si Lord. Now, you know, when I was in college, kagaya mo, Wildsons student, I was just a lost boy, no, addict sa computer games, no, addict sa pornography, no, walang patutunguhan yung buhay. Maraming beses I tried to commit suicide. But God found me. I found a Savior. And when I received Jesus in my heart, everything changed. Then people began to mentor me. Nakinig ako sa mga mentors. And after that, I decided, I shut the door. I will not come back. Di na ako babalik dun sa dati kong buhay. Yung buhay na makasalanan. And when they taught me, I need to disciple people, I need to evangelize, I need to teach someone. No, right now, nasa conquest tayo. No, tinuturuan tayo mag-prayer for three, tinuturuan tayo manalangin. Every day, wake up 6 a.m. in the morning, do it. Ano yung mawawala sa'yo if you're gonna do it? If you're gonna listen to the voice of God, if you're gonna listen to the voice of your mentors, they have the belt of truth. Sinturo nila sa atin yung katotohan. Do not reject them. No, wag natin silang takbuhan. Receive Jesus in your heart and everything will change. Right now, if you are listening online, you heard this message and you have been in this pandemic, you have been in this online class, you tried to do everything on your own, you tried to win people on your own, you tried not to pass your subjects on your own, why not try Jesus this time? Lord, tulungan mo ko. I surrender everything. And Lord, help me to find a mentor. If you are that person right now that you want to receive Jesus in your heart, just pray with me right now. If you are there online, just raise your hand before the Lord and I'm gonna pray for you. Lord, you see my heart. Follow this prayer. Lord, you see my heart. You know what I'm going through. Alam mo yung pinagdadaanan ko, Panginoon. I need a Savior. Lord, sawang-sawa na ako na ginagawa yung bagay sa aking sarili. Iligtas mo ko, Panginoon. Save me. Save me, God. Be the Lord and Savior of my life. Cleanse me from all my sins. And starting today, God, write my name in the book of life and help me to follow you starting today and forevermore. You
will be the Savior of my life. And you will be my greatest mentor. And Lord, I pray, help me to find a mentor that I will follow. And if I have a mentor, help me to love that person and be close to him. And let our mentoring be personal. And starting this day, I'm shutting the door. I'm gonna increase my value. Hindi na ako babalik, Panginoon, sa aking nakalipas. Lahat ng bagay na tinanggal nyo sa akin, Panginoon, hindi ko na ulit pupulutin. And I'm gonna be a new person before you, God. Because my new value is the Lord. I will not carry my name anymore in my heart, but I will carry Jesus wherever I go, starting this day. Thank you, Lord, for saving me. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. No, I'm excited sa buhay niyo. Come on, give God a clap of praise in this place. Woo! No, maraming tao magsha-shut the door and maraming tao makakita ng mentor and syempre, pinaka-importante, maraming tao ang maliligtas. And because of that, I know God save you today. One day, you're also gonna save lives. This is my faith. And I'm excited for your life, so just see you next week. Thank you for watching. See you next week sa ating Wildsons!